bum 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 bum. Sa ibang mga balita, naging mainit ang diskusyon kanina tukos sa pagbibigay ng Malacañang ng accreditation sa mga vloggers. Ayon sa ilang academic groups at mga mass communications professors. Delikadong hakbang daw ito dahil posibleng isa raw itong paraan ng pagbabawas ng espasyo para sa lehitimong impormasyon. At ang pag-accredit sa mga vloggers ay pagtahak sa direksyon ng propaganda. Yung pabor lang sa kanila. Ang media ayon sa kanila ay isang mahalagang haligi ng demokrasya. Ang pagkakaroon ng mag-uulat at magbabantay sa gobyerno na may mga pinangako sa taong bayan. Bakit ka nga naman papapasok sa press corps ng mga makukulit, mausisa at critical magtanong? Kung pwede ka naman daw kumuha ng mga mababait sa'yo at higit sa lahat ay mas marami pang social media followers. Total, kumukonti na naman daw ang nagbabasa ng mga periodiko at ang mga tao ay nanonood na lang ng news kapag may bagyo o may hostage taking. At diba, mas marami pang followers sa mga bloggers. E ano naman ngayon kung itong mga legit reporters ay sumusuyod sa mga crime scene ng madaling araw? Ang mga nag-i-interview ng kung sino-sino para kunin ang lahat ng angulo at sumusuong sa mga bundok-bundok ng mga dokumento para lang may linawing datos. E ano ngayon kung may accountability sila dahil nag-ooperate sa loob ng isang sistema na may vetting at fact-checking? O iba na ba ang definisyon natin ng journalismo sa mga panahong ito? Tugon naman ang ilang mga vloggers, bakit? Ang professional na media lang daw ba ang may karapatan? Ang may karapatan sa malayong pamamahayag. Bakit mo nga naman papansinin pa ang mga legit reporters na yan? Kung nagawa nga nilang manalo kahit hindi nagpapa-interview sa lehitimong media at umiiwas sa mga mahihirap na tanong gaya ng... Next question, please. Kaya siguro puro mga vloggers ang nakapalibot sa kanya mula kampanya hanggang sa pag-fill out ng balota. Kasi good vibes lang daw sila. Yun siguro ang unity na sinasabi nila. At higit sa lahat, hindi ba mas masaya pag ang report mo ay may pambungad na ganito? Eto na po guys! Hey guys! Hi guys! Good evening. Once a vlogger, always a vlogger daw. Kaya itutuloy daw ni Marcos ang pag-vlog niya. At dito ay kontrolado niya ang diskusyon at mapipili lang ang tutugon ng mga komento at tanong. Pero teka, hindi ba parang sayang naman yata yung PTV forma nung hindi mo gayahin si Tatay Digong? Gamit na gamit ang government station. At syempre, iba pa rin daw ang live press conference ayon sa mga eksperto. Pero kung sa mga talumpati na napakahaba at kung saan-saan pumupunta ang paksa, kadalasan ikaw ay naiinis. Sigurado ako, after 6 years, mamin ka. Meron kang maminis. May away na ako sa pare, ganitong langaw na ito. Utos Manila ito. Bakit palitan mo ng NPA yung lamok na yung yan? Mo? Than I do. I don't mind. Tang mo galit init ng ulo.